Magandang araw po sa inyong lahat. Tunghayan po natin ngayon ang pabahay program ni Kuya Bal para kay Nanay Rowena. At ganun din sa ating mga kababayang mahihirap na halos magiba ang kanilang tinutuluyang tirahan. Tagpi-tagping materyales at kadalasan dito ay ang mga senior na walang kakayahang maghanap buhay. Walang buwan ng pensyon na inaasahan at may mga. Ang gobyerno natin ay nagtatag din ng pabahay program. At ito ang Pag-ibig Housing Loan na kung saan ang mga miyembro na walang kakayahang magpatayo o bumili ng bahay ay pwedeng mangutang o mag-loan dito. Si Kuya Bal ay mayroon ding pabahay program at ito'y ipinamamahagi niya sa buong puso dahil sa kanyang pag-ibig sa kapwa. Sa Pag-ibig Housing Loan ay lingkod pag-ibig ang kanilang motto. At ang motto naman ni Kuya Bal ay kalingap sa mahihirap. Parehong magaganda ang layunin nila. Ang Pag-ibig Housing Loan ay mayroong requirements at ganun din si Kuya Bal. Sa Pag-ibig Housing Loan, ang unang requirements nila ay dapat mayroong kang 24 months savings o hulog sa Pag-ibig. Ang requirements naman kay Kuya Bal, dapat wala kang savings. Pangalawang requirements, dapat hindi lalagpas sa 65 years old. Kay Kuya Bal naman, kahit lumagpas ka sa 65 years old, kung sa Pag-ibig ay may equity down payment, kay Kuya Bal ay mayroon ding down payment. Ibabagsak sa'yo ang isang kabang bigas, groceries at marami pang biyaya. Para sa kaalaman ng iba, ang idadown mo sa Pag-ibig kung ikaw ay maglo-loan ng housing loan ay 20% sa loanable amount. Halimbawa, ang ilo-loan mong bahay ay 1 million. 20% ng 1 million ang idadown mo at ito ang tinatawag na equity at yung 80% ng 1 million ang pwede mong i-loan sa Pag-ibig. Kay Kuya Bal naman ay zero equity dahil ito ay libre at hindi na ito maririmata o mapoporeclose pa. Dahil liblib ang mga lugar, hindi kayang marating ng mga delivery riders, Lazada at Shopee. Ang idadown ni Kuya Bal sa iyong bigas, grocery, ay free delivery. At hindi lang yan, ang housing project ni Kuya Bal ay package. Hindi po ito yung package na maliliit na nakabalot. House and furniture package po. May kitchenwares at blanket pa. Maganda rin ang project ng ating gobyerno para sa ating mga kababayan na hindi kayang mag-cash out ng malaki. At ayon sa mga chismosa, mayroon daw isang government official noong araw na mayroong mataas na tungkulin sa housing loan at marami daw itong ibinahay na pagawang bahay pala. Bakit? Balik po tayo kay Kuya Bal. Ang Pag-ibig ni Kuya Bal na pinamamahagi ng bahay para sa may hirap ay hindi biro. Una ay ang pagod at effort niya. Mainit man o maulan
ay hinahatiran niya ito ng mga biyaya, pagkain, gamit, at iba pa. At ang ginugugol na salapi ay hindi biro. Magpagawa po kayo ngayon ng bahay. Napakamahal po ng materyales. Simento, bakal, graba, at ang malaking expenses po dyan ay ang labor. Kung kumikita man ang channel ni Kuya Bal sa YouTube ay nararapat lang dahil siya ay may gininto ang puso na handang magbahagi, tumulong sa kapwa. Sa kabila ng kanyang pagtulong na may ay mayroon pa ring bumabatikos sa kanya. Ito ay ang mga tinatawag na inggitero at inggitera. Tinatawag sa nayon. At ang panghuling package sa pagpabahay ni Kuya Bal ay ang pagkakaloob niya ng party at mayroon ding ribbon cutting na hindi nagagawa ng iba. Kaya maraming naiinggit kay Kuya Bal dahil nakikita nilang palaki ng palaki ang channel. At siyempre, malaki din ang kinikita ni Kuya Bal. Ngunit ito ay, ayon sa kanya, 80% ay itinutulong niya sa mga mahihirap. Kaya kung kayo'y walang magawa, kayong mga inggitero at inggitera, suportahan na lang natin si Kuya Bal. Antayin ninyo ang inyong mga channel. Balang araw yan din ay lalaki. Yan ay lalaki din. Gumawa lang kayo ng mabuti sa kapwa para matuwa ang Panginoon sa atin. Dahil kapag tayo gumawa ng mabuti sa kapwa, ay para na rin natin ginawa yan sa Panginoon. Dahil ang tao daw ay nilalang ng Panginoon. Kung tayo'y gagawa ng masama at mabuti, ay isusulit natin yan kay Lord. Meron niyang reward and punishment. Kaya mas madali po kung gagawa tayo ng mabuti kaysa gumawa tayo ng masama. Kung meron po tayo ipagkakaloob sa kapwa, ay gawin po nating tumulong kahit sa konting pamamaraan man lang para matuwa si Lord sa atin. Katulad po ng ginagawa ni Kuya Bal na pagtulong sa kapwa, subukan po ninyong tumulong sa kapwa. Napakasaya po sa ating kalooban. Sabi nga, it's better to give than to receive.